Okay, nag-install ako kanina ng self-powered digital Tach maintenance and hour meter. Self-powered ito sa ating Goped GTR. So applicable siya sa lahat ng klaseng motor, ATV, sa mga outboard motor, generator, mga lawnmower, chainsaw, road machinery, compressor, sa lahat ng merong engine, pasok to itong tachometer na to. Waterproof na rin siya. So ito yung makikita mo sa maintenance hour meter ng self-powered tachometer. Meron siyang total hours operation kung makikita nyo. Okay? So ito siya. So and then meron siyang tinatawag na hours operation since the timer was reset. And yung maintenance interval time, yung display ng engine while running, katulad kanina 3.2 yung sa akin. Tapos may maximum RPM. So kung makikita nyo kanina, kaso hindi siya nag-record, too bad, 15,300 yung RPM kanina. Pero medyo hindi ko pa masyadong nilalakasan. Okay, so when the RPM values exceed the reminder, RPM value program to start flashing alert on the LCD screen and the backlight start flashing. So yun, meron siyang RPM alert. So can be used for all motorcycle or any gasoline engine. So ayan siya, okay? So tara, diretso na tayo. Ay nako. So dito tayo ngayon, papunta tayo ngayon. Papakita ko na sa inyo yung pagkaka-install ko. Alright, medyo mainit na, inabutan na tayo ng init. Pero na-install ko na kanina. So naka-standby zero siya. Ayan, dito ko siya nilagay. Hindi ko alam kung paano i-off eh. Unless natanggalin mo yung battery, pero hindi na siguro. Hindi ko lang alam kung halimbawa pindutin natin ng sabay ito. Wala, nag-green lang. Ganyan. Wala, double press. Ayun! Double press, it turns off mga ka-hyper. O, diba? Ganun lang naman ang pindutan yan. Maghula-hula ka lang. So, yung wire niya, dinaan ko rito, sinabay ko siya dito sa, kill switch. Pababa, dito sa loob. Inikot ko siya dyan. Dinaan ko siya rito, dito, tumulay. And, kung makikita nyo, dito siya nakabuhol. So, yung last, yung pinaka-remaining, malinis. Yung pinaka-remaining wire, dyan ko siya binuhol. Plus, I cut 2 inches para lumabas yung black and red. Pero para medyo contact siya dito sa wire. Ayan. So, binalutan ko lang siya ng, kinoberan ko lang siya, velcro lang to. Cover ko lang yan. Okay? Para makita. So, hindi na natin takpan. Bali, paandarin muna natin siya. Okay? Para makita natin yung RPM. So, for the meantime, i-on natin siya. Ayan, naka-on na. Okay. Uy! Wait lang ah. Tukod muna natin dito. Dito natin dito. Ayan. Na-start ko na siya kanina. So hindi ko na-chuchok. So makikita mo. Naglalaro siya sa yung idle niya sa 3000 RPM 29 2920. Kumababa. Tignan natin kung gaano kababa yung idle niya. Hanggang saan yung RPM niya, mamamatay. Pag mababang mababa, mamamatay siya. Ayan, nakamaintain lang siya sa 2-3. Two, 2-1. Two, 2-2. Two,
2-3, 2-1, 2-2. So around like that, naglalaro lang siya. Ayan, so i-rev natin. Medyo maingay patay natin. So yung kanina, yung maximum rev niya, kung makikita nyo dito, RPM 85, ayan, 15,360. So yun yung pinaka maximum rev and ang tachometer ng Goped GTR. Okay? So off muna natin. So ang pag-off is pindutin ang dalawa. Yan, nag-off na siya. So, okay. Mga kaibert, thank you very much. Salamat. Please do subscribe.